Hi guys, magandang araw sa ating lahat. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba ito o ano ang tamang paraan sa pagbaon nitong kawayan doon sa lupa guys. Kasi lagyan namin ng bakod ito dito guys. Lagyan namin dito ng bakod upang ang mga kambing ay hindi na sila makalabas dito papunta sa mga pananim namin sa saging. So kaya lagyan namin ng bako dito guys upang ang mga kambing ay doon lang sila. At sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang pagbaon o paglagay ng ating ito haligi, ating kawayan sa lupa. Sukatin muna natin ang distansya sa bawat haligi dyan. So sa akin, paglagay lang ako ng 6 feet ang bawat pagitan ng haligi upang medyo matibay siya sa kambing. So ito ang ating 6 feet. At nung nabubuhay pa aking lolo guys, hindi siya gusto guys na itong nasa taas ng kawayan na party ay ganunin mo. Ganyan yun ang paglagay sa lupa. So sabi ng lolo ko guys, kung ano yung position ng kawayan, ganyan yan. So ito yung base at doon ang kanyang taas. So dapat ganito rin ang ating paglagay sa lupa. So siguro hindi lang sa mga kasabihan yan. So naintindihan ko siya na kailangan ito ang nasa lupa, itong base, pinaka base niya guys, upang ang rason siguro upang hindi madaling malanta kasi mas matibay andito kaysa doon sa dulo. So wala naman siguro mawala sa atin guys kung sundin na natin ang mga tinuro ng ating mga nakatatanda. So balit, nung naisipan ko na ano ba talaga ang tama, so tama bang aking lolo, so naisipan ko na ito lang ang rason dahil matibay ito, so dapat siyang nakalagay doon sa lupa. So dito guys, so hindi na lang ako maghukay dito gamit ang bara. Lagyan ko lang ito ng sharp na point guys kasi malupa ito dito. So lagyan ko lang yan ng pointed tip at guys, medyo matibay na siya guys. So ganyan lang ang gawin ko dito. Then lagyan ko siya ng latid. So dapat itong gilid na to, dapat hindi siya yan, medyo maluwag lang yung ating nylon upang straight ito doon sa ating babakuran. So hanggang dito lang guys. Salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong lahat.